Welcome to Boxing Gold TV. Nasaan na ngayon ang tatlong boksingero na nakapag-knockout noon kay Manny Pacquiao? Talakayin natin yan, mga choy. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell button para laging updated sa ating boxing kwentuhan. Nasaan na nga ba ngayon ang mga boksingerong tumalo noon kay Manny Pacquiao? Unahin na natin si Rustico Torrecampo. Siya lang naman ang pinakaunang boksingero na nagpatumba at tumalo kay Manny Pacquiao. Bago ang laban kay Torrecampo ay mayroong undefeated na kartada itong si Manny Pacquiao na may 11 wins, walang talo at may 4 na knockouts. Noong February 9, 1996 ay nagharap ang dalawang boksingero. Bago pa nagsimula ang laban ay nabigo na si Pacquiao na makuha ang tamang timbang. Sa madaling salita ay nag-overweight si Pacman. Bilang penalty ay pinagsuot nila ito ng mas malaking gloves na 8-ounce gloves. Mas mabigat ito kumpara sa regular na 6-ounce gloves na suot naman ng kanyang katunggali. Naging malaking factor yun sa laban dahil bagyang nabawasan ang bilis ng mga kamao at impact nito pag tumama sa kalaban. Sa pagsisimula ng bakbakan ay kontrolado ni Torrecampo ang pace ng laban gamit ang kanyang mas agresibong estilo. Hanggang sa sumapit ang ikatatlong rounds ay biglang nagbitaw si Torrecampo ng malakas na left hook na tumama sa may baba ni Pacman. Natumba si Pacquiao at di na muling nakatayo. Panalo si Rustico Torrecampo via third round TKO. Makalipas lamang ang mahigit isang taon ay nagdesisyon na itong magretiro ng maaga sa boxing sa edad na 24 anyos. At ang dahilan ng kanyang maagang pagre-retiro ay ang kanyang natamong injury sa kaliwang kamao. Nagkaroon daw ito ng bone fracture at di na agad na agapan dahil di agad na patignan sa doktor. Matapos ang kanyang karera sa boxing ay nagtayo na ito ng kanyang sariling negosyong mamihan sa Tondo, Manila. Mas kilala na nga din ito sa bansag na Mami Pacquiao dahil sa tinitinda nitong masarap na mami. Maliban sa pagtitinda ng mami, ay nagsa-sideline din itong si Torrecampo bilang isang boxing trainer sa isang boxing gym sa Manila. Binabahagi niya ang kanyang kaalaman sa boxing sa mga bagitong boksingero. Taong 2007 naman ay nakulong itong si Torrecampo. Matapos kasi mabangga ng isang truck ang kanyang mamihan ay napatay nito ang driver ng truck. Nakalaya naman ngayon si Torrecampo matapos makapagpiyansa. Ang pangalawang boksingero naman na nagpatumba at tumalo kay Manny Pacquiao ay isang Thai boxer na nagngangalang Bonsai Singh Surat o mas kilala bilang Tricky Battery. Ang laban ay naganap noong September 17, 1999. Ang pangalawang pagdepensa sana ni Pacquiao sa kanyang WBC at lineal flyweight title. Pero bago pa nagsimula ang bakbakan ay nawala na kay Pacquiao ang kanyang mga titulo matapos kasi mabigo na namang makuha ang tamang timbang sa 112 pounds. Ganun pa man ay tinuloy pa rin ang bakbakan. Nahirapan ng gusto si Pacquiao na mag-reduce ng timbang at pinilit na lamang nito na ituloy ang laban kahit wala ito sa kondisyon. At sinamantala naman ito ng kalabang Thai boxer at pinuntirya ang bodiga ni Pacman. Pagdating ng ikatatlong round ay nagawa na nga nitong pabagsakin si Pacquiao matapos tamaan ng isang malakas na body shot. Natumba si Pacquiao at hindi na muling nakabangon. Matapos mapuruan sa katawan ay itinigil na nga ng referee ang bakbakan pabor sa Thai boxer. Makalipas lamang ang 8 buwan ay dinepensa ni Bonsai Singh Surat Tricky Battery ang kanyang WBC title sa Filipino challenger na nagangalang Malcolm Tunyakao. Ang laban ay naganap noong February 25 taong 2000. Sa pagkakataong ito ay nabigong idepensa ni Singh Surat ang kanyang titulo at natalo via 7th round TKO. Matapos matalo ni Bonsai Singh Surat ay hindi na ito lumaban ulit para sa isang world title shot. At tuluyan ang nagretiro noong taong 2011 na may kartadang 74 wins, 6 losses at may 51 knockouts. Matapos ang kanyang karera sa boxing ay nakakabit na ang pangalang Bonsai Singh Surat Tricky Battery sa pangalang Manny Pacquiao. Bilang isa sa mga boksingerong nagpatumba at tumalo sa nag-iisang 8 division world champion Manny Pacquiao. Sa ngayon ay naging abala na sa kanyang personal na buhay at sa kanyang pamilya itong si Bonsai Singh Surat at masaya nang namumuhay sa bansang Thailand.
Ang pangatlo at huling boksingero na nakapag-knockout kay Manny Pacquiao ay walang iba kundi ang kanyang pinakamahigpit na karibal na si Juan Manuel Dinamita Marquez. Ang huling laban nga ni Pacquiao kay Marquez ay ang isa sa apat na naging laban nila. Isa nga ito sa one of the greatest rivalry in boxing history. Ang unang tatlong laban nga ng dalawa ay nauwi sa kontrobersyal na hatol ng mga hurado. Kaya naman sa pang-apat na laban ay pinangako ng dalawang boksingero na hindi na nila paaabutin ang resulta ng laban sa kamay ng mga hurado. Kaya naman nasaksihan ng buong mundo ang isang napaka-exciting na bakbakan. Mula first round ay umapi kabong bakbakan na ang naganap, palitan ng maraming kombinasyon at malalakas na suntok. Sa pagpasok ng third round ay nagawa na ngang patumbahin ni Marquez si Pacquiao sa unang pagkakataon gamit ang isang malakas na right hook. Nakarecover naman agad si Pacman na magawa din itong mapatumba si Marquez sa ikalimang round gamit ang kanyang malakas na kaliwa. Sa pagkakataong ito ay bahagyang tumaas na ang kumpiyansa ni Manny nang makuha na niya ang momentum sa laban. Kaya naman di na niya tinantanan ng atake ang duguang si Marquez. Hanggang sa huling segundo ng ika-anim na round ay nagawang singita ng isang malakas na counter ni Marquez ang paabanting atake ni Pacman. Sapul si Pacquiao at bumagsak sa lona. Hindi na ito binilangan ng referee dahil nawala na ito ng malay. Yun na ata ang pinakamalungkot na araw para sa lahat ng mga tagahanga ng ating pambansang Kamao. Nagkaroon muli ng negosasyon ang kampo ni Marquez at Manny Pacquiao para sana sa ikalimang laban ng dalawa. Pero tinanggihan na ito ni Juan Manuel Marquez dahil nais niya umano ipresirba ang kanyang impresibong panalo kay Manny Pacquiao bilang tanging Mexicano na nakapag-knockout sa isang alamat at 8th Division World Champion, Manny Pacquiao. Matapos magretiro sa boxing ay masaya na itong si Juanma sa kanyang buhay bilang isang negosyante sa Mexico. Meron nga din itong mga boxing gym. Paminsan-minsan ay kinukuha din ito ng ESPN para maging isang commentator sa mga boxing event sa Mexico. Sa mga hindi nakakaalam, si Juan Manuel Marquez ay graduate ng accountancy at minsan nagtrabaho bilang isang accountant sa isang kumpanya bago ito naging boksingero. So yun na nga mga choy, kung nasaan na ngayon ang mga boksingero na kapag knockout noon kay Manny Pacquiao. At kung nagustuhan nyo ang videong to ay mag-iwan lamang ng inyong komento at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindutan na! Marami pong salamat sa panunood and God bless.